Ang pag-usapan natin is very critical. Para bang sinasabi ko sa inyo ay hindi masayang buhay. Kasi parang sinasabi ko na huwag ninyong paniwalaan ang mga magulang nyo. First, please be reminded na ako po ay lolo. Lolo na po ako. So may apo na po. Ang ibig sabihin ng lolo, may apo ako. So ibig sabihin ng lolo, may mga anak ako. Ibig sabihin, ako po ay isang magulang. Okay. So bilang magulang, sinasabi ko sa mga anak ko ngayon at sa mga apo ko, kung dadami pa yung apo ko, at sana na may dumami. Masayang buhay para sa iyo. Yan ang gusto kong mangyari. Dahil diyan, meron tayong video para sa Don't Ask Parents What Is Trending. Very important itong video na to na Don't Ask Parent. Parent nga ako eh. Oo, kasi sir, yung alam ko at saka yung gusto kong mangyari yung nangyari na. Ilagay mo sa utak mo. Tayong mga magulang, ang gusto nating mangyari sa mga anak natin ay yung nangyari na sa buhay natin. Past tense! Diba? So, tanungin mo sarili mo bilang magulang. Huwag ka magalit sa akin. Bilang magulang, kung fair or acceptable yung gusto mo. So, sa akin, hindi fair and acceptable na idikta ko yung buhay ko, yung gusto kong mangyari sa buhay ko o yung hindi nangyari sa buhay ko sa anak ko. That is very, very unfair. So, ngayon, nag-research ako. So, na-research ko. Mga matatalinong tao. Okay? So, napunta ako dito kay Joe Rogan. So, hindi ko pinopromote si Joe Rogan pero may mga ideas siya na bago. So, kung gusto mong mabuhay sa mundo ngayon na puro internet na, lahat ng tao nakatungo. Nakatungo. Lagi nakatingin sa internet. Kailangan mag-adapt ka. Adaptability. Huwag kang maniwala sa nanay at tatay mo, sa lolo at lola mo. Mag-research ka. Kasi mas maraming tao na may magagandang experiences kaysa sa lolo at lola mo, sa nanay at tatay mo, na hindi mo gagamitin yung experiences para maging experience mo. Hindi. Gumawa ka ng sarili mong experience. For example, dito sa natutunan ko sa podcast ni Joe Rogan. Kung bibili ka ng bagong sasakyan, okay? Magko-consult ka ba sa nanay at tatay mo, kay lolo at lola? Sabi nung isang scientist na nandito, wag! Because ang ibibigay sa iyong information ay history. Ay baka maibigay sa iyo Jurassic Park, sasakay ka sa dinosaur. Wag naman. Ibig sabihin, because of the fast changing world. Changing world. Ikaw mismo ang maghanap. Available eh. So yung engine nung 2000 at saka yung engine ng 2022, magkaiba, maganda ang performance. Eh may bibigay sa iyo yung engine ng 2000 or 1980s katulad ko, 1980s. Hindi applicable ngayon 'yon. Okay, naintindihan nyo? Kaya don't ask your parents. Mag-research ka. Okay? Of course, mga magulang, kailangan nating ma-recognize, maging relevant sa buhay ng ating mga anak, mga apo. Pero pabayaan natin sila na hanapin yung sarili nila. I-guide lang natin. Just in case na nawawala na sila, sabihin mo lang sa apo mo at sa anak mo, i-share mo naman sa akin yung plano mo. Baka pwede rin ako mag-research. Mag-share tayo ng researches natin. And then, baka makagawa tayo ng magandang plano. Ganun ba? Ito kasi ay naging problema rin sa mga nagiging kliyente natin. Tinatanong yung mga magulang nila, Daddy, Mama, sabi ng ganun. E anong bang gagawin natin dito sa deficiency tax assessment natin? Sabi ng ganun ng anak. 36 years old na yung anak.
36 years old nagtatanong sa tatay na 80 years old na na nagne-negosyo for the past 50 years. Alam nyo, eh ako ay 35, more than 35 years na rin dito sa practice ng tax specialista. Yung mga dekadang natapos ko, hindi pinaniniwalaan yung pagko-comply sa batas. Hindi pinaniniwalaan yan yung araw. Ang pinaniniwalaan is maglagay ka sa BIR official, sa mga biro. Yan yung pinaniniwalaan, sir. Hanggang ngayon, dala-dala yan ng mga baby boomer. Okay? Ang solusyon, pera-pera lang yan eh. Ayan. Oh, kahit na Christian sila, pera-pera din yan eh. Pare, pera-pera din yan eh. Diba? Pastor, pera-pera din yan eh. Magsinungaling ka na lang. Oh, diba? Hindi maganda yon, sir. Kung iisang bansa tayo, sir, kalimutan nyo muna yung heaven on heaven and earth. Kalimutan nyo muna si Satanas. Kasi talaga naman yung mga biro na yan, karamihan dyan, e balat Satanas yan. Kulay Satanas, kulay demonyo ang kanilang balat. Wala na tayong magagawa doon. Hindi natin pwedeng paliguan yan, kiskisin, i-onsen yan para mapalitan yung kulay ng balat. Ando doon na yon, sir. Okay, kung katulad natin, ah, hindi naman natin pwedeng palitan yung balat ng mga European para magkulay Pilipino yan. Diba? Hindi natin pwedeng palitan ng balat ng mga nasa South Africa para magkulay Pilipino yan. Yun na yung balat nila. Ganun din ang mga biro. May sarili silang balat. Huwag nyo nang palitan. Okay? Ang sinasabi ko dito, tayong mga parents na nasanay sa paglalagay, alam naman natin na mali yung paglalagay. Bakit kailangan natin i-advise, i-suggest doon sa ating 36 years old na anak na maglagay ka? Hindi ba mas maganda, anak, gumawa ka ng sarili mong buhay? Yung landas na tinakel ko 50 years ago, masakit sa kalooban yon, masakit sa kaisipan. Nagdudusa ako hanggang ngayon, anak. Ayokong maranasan yung pagdudusa kong yon. Hindi pera umiikot, hindi pera ang nagpapaikot sa akin. Dapat ang pera ang paikutin ko. Dapat ganun na sabihin mo sa anak mo, sir. At ikaw naman, anak, pag sinabi sa'yo ng tatay mo o ng nanay mo, 80 years old na. Hindi na nga kailangan ng 80 years old ng napakadaming pere. Ikaw kailangan mo, lalong-lalo, nasa negosyo ka. Okay, ikaw yung magmamana. Ipamamana mo yan sa mga apo nila. Ipamamana mo yan sa anak nila. Ayusin mo na, sir. Diba? Ang gawin mo, itama mo na. Okay? May paraan. Yakapin mo ang batas. Katulad sa pagyakap mo sa batas na nasa Biblia, sa batas ng Quran, o kanumang batas ng relihiyon, niyayakap mo yan eh, blindly. E di ganun din yung pagyakap mo sa batas, blindly. Kasi walang masamang epekto sa iyo ang pagyakap blindly sa batas. Ang batas, sinasabi ko sa inyo, ay nagbibigay ng oportunidad. Gaganda ang health mo, gaganda yung katulad ko, ganda ng kutis ko. Kasi niyayakap ko yung batas. Katulad ko, medyo komportable buhay ko. Why? Niyakap ko yung batas. Kasi yung batas ay nagbibigay ng oportunidad dun sa mga taong gustong maging mapanatag ang buhay. May peace of mind. Accessible lang peace of mind. So kung ang parent mo sasabihin sa'yo, maglagay ka na lang, anak, yan ang pinakamadali. O meron kang kaibigan, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, pera-pera lang yan, kahit tama yung ginagawa mo sa financial statements mo, may mali pa rin makikita ang BIR. Katarantaduhan, kagaguhan yung sinasabi ng kaibigan mo pa ganon. Kasi walang alam yan, sir. Kasi kung alam niya ang batas, walang makikitang kagaguhan, katarantaduhan sa gawa mong financial statement. Isipin mo na lang, kung ang pinagkukunan ng BIR ng inyong deficiency assessment katulad nito, na 52 million, eh, ang ibig sabihin yan, mga bossing ko, ha? Ang ibig sabihin yan,
may mali sa financial statement mo. Kung ang ginagamit ng BIR taon-taon for the past 10 years ay financial statement mo, hindi ikaw yung may mali, sir. Ayan ang i-discuss ko sa susunod nating video. Ito lang paalala lamang sa mga magulang at sa mga anak na magiging magulang pagdating ng panahon. Salamat po sa inyong pag-share nito, pagla-like. Kahit wag nyo na hong i-share pala. I-like nyo na lang po para mabit natin ang Facebook, Facebook algorithm at ang YouTube algorithm. Marami pong salamat. Peace and happiness be with you, mga ka-taxpayer. Kung mahal, abangan po ninyo ang inyong mga susunod ko pang video. At kami po ay tumatanggap na po ng mga application sa franchisee. Do it yourself. Huwag na ho kayong gumaso sa professional fee ko. Huwag na. Mag-partner tayo, maging franchisee ko kayo, gamitin nyo yung mga sistema namin para makatipid kayo ng tax at hindi kayo umasa sa mga maling advices o mga illegal advices ng kaibigan ninyo, ng accountant ninyo, ng lawyer ninyo, ng lalong-lalo na napakasakit na advice na makukuha ninyo ay illegal advice galing sa mga magulang po ninyo. Masayang buhay para po sa inyo. Marami pong salamat.